kuan ganun yung damat. Ay, ipad. Dili kami no, natubangan. Ipad ganun na nag-ipad. Nag-ipad. Oh, ganyan. Boss, padala. Ay, ato siya. Nagkuha ako naman ko siya. Nalikod, maningod daron. Good morning, guys. We're going to Magsangyao for the 31st time. Yung iba dito sila ng tampakan sa may Danlag, kami ito nakaitim. Pupunta kami ng Magsangyao, lima kami, tatlo sila pupunta ng tampakan, kami lima. Because it's the first time Miss Lisa is an Ate Arlene akyat ng Magsangyao. So, aalaya-alaya lang namin sila. Kasi ang ruta to, Magsangyao is the second hardest route. Eh, sakyanan! Second hardest road ng South Cotabato. So if they can conquer this one, they are ready for the Tibuli road. Tibuli, yun ang pinakamahirap na ruta, yung Tibuli. Malapit na kami, nandito na kami sa Cebuano. Siguro mga 3 kilometers na lang papunta ng Maytulay. Ito yung panimula, guys, sa 3% lang after nung may short tulay dyan, pahon na agad sa unahan. Banayad pa lang dito, siguro mga 500 meters banayad na ahon, tapos 10% agad. 10%, hindi na bababa ng 10% gradient for 3 kilometers. Tingnan natin kung hanggang saan kailang energy. Kasi yung first time ko dito, tulak agad. Walang meters pa lang ng yung ahon. Siguro mga 200 meters. Tulak na agad ako. So, naman pa dito, guys. Layo-layo pa. Ito na yung simula ng ahon, guys. Liko natin ng right. Ahon na agad. Yan, ahon na. You can hear the sound of the river. Nine point eight, oh nine. Atena day.
13.7. 14%. Yan, ito yung ahon, guys. Ito. Kung 18 pa siya dito sa tinatayuan ko, tapos paket pa siya, siguro abot na yung 20. Mga 25% ko na, mga 22% ang estimate. Dito, pag na tumigil ka dyan, mahirap nang bumalik. Kaya kung ako dito nag-bike ko ako ng isa, didiretsuhin ko to. After siguro mga ano, mga ayun sila guys, oh. Yun, doon sa baba sila. Doon. Ito na yung pinakamatarik na part, guys. Siguro mga 20% gradient. Tingnan natin. Kumain. Lapit na tayo. Dalawang liko na lang. 19% gradient. 19. Last liko. Sibintin percent. 18.
heart rate ko guys is 120 beats per minute. Kunti na lang. Slowly but surely. Yan. 168 heartbeat. 168. Roger, Roger. Atsara ka, Roger. Nakos checkpoint. Nakos checkpoint, Mark. Yeah, dreno din ang bus. Copy, copy. Tapos na din guys. Ito po. Banayan doon lang checkpoint. Ang 11%. Baka ginawa na ka guys. If you can survive that 3 kilometers of pain, kaya mo na. Kaya mo na to hanggang straight magsangyaw. Pero kung hindi pa, pwede mo nung pahinga. Ako hindi lang ako napahinga guys kasi nahirapan ako mag-clip in. Masyadong matarik. Kaya diretso ako na lang. Dito ko na lang sa checkpoint sila hihintayin. Ito yung marker ng 3 kilometer. After nito, mga banayad na naahon din. Mga 2 kilometers na ahon na naman. Matarik. Yan ang checkpoint guys. Yan may munting kubo o saan yan? Cottage. Yan ang marker na 3 kilometers na tayong umahon. Dito natin sila hihintayin. Mga 7% lang gradient dito. Medyo okay na. Yan. Tayo natin sila dyan. Sila guys. For several minutes. Ito ang relaxing section ng magsangyaw. Makarecover ka pa dito after ng ahon, after ng matinding ahon. Ito ang relaxing section. Recovery area na direte. Kay after sa ani. Oh. Katunga na mo. After ani, balik na po natong dati. Namay tindahan sa unahan.
Ambot lang ko, abri sila. Kaya magliso mo sila dati kay ginakuha pa lang lang dalagi kan sa ubos ba? Kini nga bungto na, tubangan na ito na unya. Kana. Mag lintan yun ay. Kantahan na lang yun. Ano, itindahan o abri o? Mga brownie. Mga brownie. Dito tayo sa ano guys, Payag Villa. Lapit na kami sa second phase ng ahon guys. Ito, inayos na nila ang ano dito. Nag-landslide ito dati. Ito, wala nang trace ng landslide. Cemento na. Ganda rin daan ito guys. Naayos na nila. Hindi gaya dati. Puro pato-bato. Ito second section na sa ahon. Ito yung ahonin na guys. Second section. Ito magsangyaw na to. Siguro mga 2 kilometers. Oh, taas niya dere. Oh. Kulang hangin, no? Lagi.
Murag dire man to dapit na mata yung bata, oh. Dire to dapit na mata yung bata ba? Mura. Second section sa ahon, guys. Bali, tatlong section to. Na ahon, papuntang Magsangyaw. Ito yung pangalawa. Start ng pangalawa. Percent gradient. Kumusta na ang buhay natin? Pareho pa. Ang buhay natin, pareho pa rin. Sige, eksobida, sa Magsangyaw, ka-31 na, nga subida. Salamat, salamat muna tayo, guys, kasi nakakaya pa natin to. This is a gift that we should be all. That I should be thankful. Kasi akala ko dati, hindi ko na ito kaya. Ito ako na naman, no? Nandito na tayo sa tinatawag ng mga kaibigan ko na Rosel's Corner. Tayo natin sa itaas, guys. After 2 months. Ah, 3 months pala. Ah, 4. 4 months. Pabalik tayo ng Magsangyaw. Tinatawag na naman tayo ng Tibuli. Next time, let's try that one. Sixteen percent gradient. I never made a stop right here, guys. This is probably my third time na tumigil dito. Kasi usually, inakit ko na to diretso. Pero dahil kasama natin sila, Ate Arlene, hintayin natin sila. Nandun pa sila sa ibaba, oh. Ayun. Ayun sila, napakalayo.
Yun. Hindi ko masum. Nandiyan sila. Yun pa. Diyan akit sila. Ikot yan. Dito. Pakyat. Tapos diyan. Akit yan. Ayun ang masangyaw nandun. Ayun ang ibaba ng masangyaw. Natabunan na ng clouds. Ayan. As you can see, kunti lang talagang bikers dito. Hindi to pinupunta ng mga bikers kasi mahirap. Yun ang una. Tapos delikado pabalik. Kung wala kang sasakyan pababa, delikado talaga siya. May namatay na kasi dito, guys. Rest in peace pala dun sa teenager na namatay. Kasi naiwan siya. Ito, buluso ka dyan. Hanggang doon, mababa ka. Pag hindi ka expert mag-brake, proper braking, at puro ka lang brake hanggang pababa, ang mangyayari is mag-brake fade dyan. Kaya siguro yun ang nangyari, kaya dumiretso sa curb siya. Hindi na niya nakaya magpa-curb. Mag-brake fade na yun. Kaya delikado talaga. Hindi talaga advisable for beginners itong area ng magsangyaw. Siguro kung mas maganda talaga dito, may convoy ka na sasakyan. Yung first time ko kasi, kachinilas na ako nun. Curious na kung saan ito papuntang daan. Kaya pinuntahan ko. Ito pala, masyadong mahirap. Pero maganda yun kasi meron kaming convoy. Kaya may tigdala ng tubig. Yan, ahon pa dito, guys. Oh. Yan, ahon dyan. Siguro, sa tingin nyo, medyo madali lang. Mahirap to, guys. Siguro sa mga yung mga cyclists, mga sumasali sa race, madali lang to para sa kanila. Pero tayo ay isang lang mga weekend rider naman tayo. Mahirap, nahihirapan na tayo dito. Ito. Yung last ang best record ko dito, personal record, is 7 kilometers na straight climb is 1 hour and 8 minutes ata, 1 hour 6. Tapos after nung stroke ko, ang personal record ko naman is 1 hour and 30 minutes or 1 hour and 26 minutes. Wait, tinatawag na ako, guys. Dari tayo sa final section ng ahon. Ang last section papunta magsangyaw. Hindi ako makareply sa radyo. Kasi nasa likod ng jersey. Hirap ng bunutin. Last tarik na ahon. 1, 2, dalawang kurba lang ata to before magsangyaw.
Yes, virits magsangyaw. Woo! Going down, guys. Ha? Miyasa nga ito, ibabaw na. Dili pa. Ibabaw na, wala? Oo. Ato? Ha? Ah, ito banda na kuha si James.
Ah, dito sa unan pa to. Bar daw na. Murag itikpan natin. Ay, stuck siya ba? Niya ang bangawan to. Dili mo siya ito. Pag-stuck niya, alay ito. Kaya tanggal ang glit. Sige lang. Dabang to na. Dula to sa ano? Sa lahat ng subida? Ito muna yung bahata. Good kayo, no? Oo. Dahil sa pa. Oo. We are in Sitio Kitubo. Unahan sa Canary. Man Matutum. What a beautiful sight. Ganda guys. You know. Picture ko sa halas. Di tagikan. Alam mo magtanaw. Okay, thank you. Hello, ate, ang ginaog to. Oh, buyag. Sementado dito plan sa una, no? Sementado na dere ang sa una, ang dili pa. Tayo na. Malamig ang hangin, guys. Temperature is 27 degrees Celsius. Malamig talaga. Malamig ang klima dito. Swerte ang taga-Sitio Kitubo. It's very pristine. Road is dangerous. Kita mo yung ahon na yan, guys. Yung downhill. Parang escalator. Good afternoon. Yun, ako na yun naman guys, oh. Ulan na. We're going downhill, guys. Good afternoon.
tayo, guys. Ha? Ah? Subida pa na dire. Dire, oh. Walong ahon to, guys. Sa kabila na itong bukid, ahon. Tapos downhill. Then may short na ahon. Tapos yung final ahon. Papuntang Miyasong. Taas-taas na nga downhill diri. Arang-arang eh, bawi eh. Oh. Relax. Ay, relax. Kaya ang sunod na ni Monay, hait ng subida. Ang glen style na po nito nga. Nagihan na deck baha. Pinadaanan ng baha dito, guys. Ayan, no? Marami yun, no? Ang gaulan. Ano ka ng, ano yun ito? Drizzle. Drizzle. Ah, ulan na yun. Oh. Ulan na talaga, guys. Narito sa unahan ay kanang ano, masilungan. Oh, ito sa ubos na apod. Lamig ng angin. Pandala, no? Kita-kita sa likod. Oh, lamig. Ito dito ulit dati. Rough road pa. Dito na tumba si James. Hindi niya naglipat yung ang kanyang sapatos. Kasi puro pa yan putik dati. Around
3 years ago. Ito, silungan. Pwede may kapasilong, boss? Pasilong problema. Training guys, silong kami. Silong kay ni ulan. Ate, ako ATM. Ate, butang ko sila. Ako hadlo kayo niyo. Pero sa mga pulsos, kaya kayo ito nila ba? Oo. Sukol lang may nga na. Oo, sa Red Bull. Kana mga warrior ng mga biker, ana. Madlo mapiang. Fuel percent gradient. %14 Ano yung gagihan? %14 kanina pa. %15
Diragyo! Kita kita na, no? Kitang kita! Amo, nilintas kayo yung downhill, no? Ang lamig! Patugnaw! Patugnaw kayo guys. Maglas tres pa lang. Patugnaw kayo. Mga brownie! Beautiful Blaan. Blaan ko rito. Malapit na yung Mesa Miasong. 2 kilometers na lang. Ang lamig na guys. Lamig ng hangin. Ito ang last ahon. Last ahon papuntang Miasong. Bilis ni George. Try nating habulin. Hindi ko kaya guys. Hindi ko kaya. Last ahon, Pamyasong. Breathe. Ganda ng lugar nila guys. Yun ang daan, oh. May mga kahoy diyan sa kung galing kang Tampakan. Magtatagpo ang dalawang daan dito dun sa may eskwelahan ng Miasong. Halimbawa, galing ka ng Tampakan, yung kadadaan, yan yung mga establishment. Oh, ang lamig guys. Ganda. Gandang tumira dito.
malamig, silent, peaceful. Tapos magandang magbike. Ito, may mga ahon, magandang practice area. Yan. Tayo na tayo ng Miyasong. Ito ay simentado na lahat. Good project by DLGU. Dito na tayo sa Dole. Hintayin natin sila. Woohoo! Dito guys. Dito magtatagpo ang galing ng Tampakan at ang galing ng Magsangyaw. Ito ang meetup area nilang crossing section. Ito, rough road pa sa Tampakan eh. Di pa na simento. Ayan. Ayan, upuntang Tampakan. Tampakan area.